Okay, again, you can participate through chat box, no? Okay. Nagre-record na ba tayo? Okay, so yan. So we're recording and this is the second part of chapter 2, which is about solutions. So last time, we discussed a little bit about molarity, percent weight, and percent volume, no? Just to give you a review, okay, balik tayo. So there are many concentration units that we use in chemistry. What are this? So this tell you the amount of substance in your solution, okay, or dissolved in a solvent. Now, okay, and this is a quantitative way to describe the amount of solute in the solvent or in the solution. Okay, kasi last time yung sinabi natin na ito. These are just description or qualitative analysis, no? Okay, so it just tells you the relative amount of the solute to the solvent or the solution. But in the concentration units, this is quantitative. So okay, so they are often described by numbers. Okay. And ito yung gusto natin sa Anachem cause numbers, no? Okay. Basta may number, gusto natin yun. Okay. Ayan, we discuss percent by mass. This is just the ratio of the mass solute over mass solution. Okay, nothing fancy. Percent by volume is similar to percent by mass. But in this case, it's the volume of the solute divided by the volume of the solution. Okay? If you're given a mass, then hinahanap volume, then you can use density. Okay? So lagi tandaan, if yung mass gusto magawing volume or vice versa, you can use the density equation. Okay. We ended up here last time describing molarity. So molarity is just the moles of the substance in a solution. Okay. So we also know from last semester that the mole of the substance is, wait lang, palitan natin color. Right. So last time we know that the mole of the substance is given as the grams over the molar mass, okay, or the mass over molar mass of your substance. So we can plug this in, ayan, pwede natin siya i-plug in dyan so that we get molarity equals mass in grams divided by molar mass times the volume of the solution in liters. Okay, so ganun. Do not forget the unit of mass is in grams. Okay, molar mass should be in gram per mole, and the volume of the solution should always be in liters. So ibig sabihin, if you're given ml, you have to convert it to liters. Okay, ayan. Okay, so ayan. May nag-chat. Okay, so yun. So, ganun lang. Ano pa? So, this molarity equation will give us a new way to solve for the moles, no? So, ito yung alam natin last sem, no? That grams over molar mass will give you the mole of the substance. However, if we try to, ang tawag dito? If we try to manipulate this equation, we can write an expression for moles of a substance. So we can say moles is equals to molarity times volume of the solution in liters. Okay. So there are now two ways in expressing the mole of the substance. Kapag ang binigay sa inyo solid substance, you use this equation. Okay. So this is for solids. Okay. But let's say binigyan kayo ng liquid substance and tinatanong sa inyo yung mole niya, you can use this one, okay? This is for liquids. And sometimes gases also use the moles na. Pero PV and RT naman gamit dun, okay? So ganun na, lagay nyo tandaan na we now have a new way to get the mole of the substance. Dati kasi, it's the mass over molar mass lang, no? So, yan lang dati. But now,
if we write this equation, if we cross multiply this, we will get this expression, okay, giving us a way to solve for the moles of a liquid solution. Okay, so ganun lang. Iniikot-ikot lang natin yung equation. So nothing fancy. Iniikot lang natin. We were able to answer this problem. Ayan, nasagutan natin yan. Now, let's try this one naman. So continue lang tayo today. So sabi dito, we describe the preparation of 2 liters of 0.108 molar barium chloride from barium chloride dihydrate, 244.3 grams per mole. Okay. So, bale, straightforward naman to. Pag sinabi sa inyo, how will you prepare this solution? Ano lang yan? Yung typical molarity lang yan. Okay. So, what I mean by typical molarity is, yun yung ano, mole per volume of the solution in liters. Okay. And then, since binibigay sa inyo yung molar mass, okay, so lagi tandaan, if you are given the molar mass, it gives you an idea na ito yung gamit na for the moles, this one. Okay, so lagi nyo tandaan yan. Pag nakita nyo molar mass, usually, this is the way you solve for the moles of the substance. Kumbaga, kailangan may mass. Okay? So lang, yun lang tandaan nyo. Okay? So given yung molar mass, so let's express the mole in terms of mass over molar mass. Okay? So ganun. So now let's look at the problem. So you're given the molarity, check. You're given the volume of the solution, check. You're also given the molar mass, check na. So that means hanapin mo na lang yung mass, no? Which is easy. Okay. How will you do that, no? You can use shift solve or pwede naman mag-cross multiply na lang tayo. Okay? So let's say we cross multiply this term to the other side. Bakit ganun? Para yung mass nasa iisang side lang ng equation, no? So that will be mass equals molarity times molar mass times volume of the solution in liters. Okay? And then, i-plug in na lang natin yung given. Given yan, given yan, given yan. So, it's just a matter of plugging it in the equation. So, that's our molarity, 0.108 mole per liter. Ay, molarity, ginagawa kong mole per liter so that you can see the cancellation of units. Okay. Times the molar mass, which is 244.3 grams per mole, times the volume of the solution in liters, okay? Now, which is 2.0 liters, okay? And then you can see yung mole, magka-cancel out sila. Liters will cancel out. So that means, ano yung mass? Pasolve nga. Pasolve ng mass. Tinatamad ako mag-calculate. Okay. Asan bakal? Pa-expire na kasi to, so di ko sure kung 19 days na lang. Bumili kasi akong license na ito. Tapos lately nalaman ko na pwede pala yung ano, yung class-based calc app sa cellphone. Hello? Ayan na naman. Alam niyo kung magkano yung ano, software na to. 800 to eh. Mas malaman ko may libre pala para sa cellphone. Hey, so it will be 0.108 times 244.3 times 2, 52.7688. Okay? 52. Okay, ang grams. Don't forget grams. Okay, grams ng ano yan? Grams ng ano?
Since yung molar mass na ginamit natin is the dihydrate, okay? So ito yung molar mass na ginamit natin. Pwede yun yung grams ng, yun yung substance na titimbangin mo, okay? Okay, bakit yan uli yung substance na titimbangin, not just the barium chloride? Kasi yun yung molar mass na ginamit natin, no? Ito pa, baka ma-intimidate kayo. Ay, sir. BACL2 to, tas ito, may water. Well, that's fine lang. Okay? Yung water naman kasi, is sumahalo lang siya sa solution. Okay? So that means, whatever the mole of this substance is, yun na rin yung mole ng BACL2. Huwag kayo ma-intimidate sa water. Don't mind that much. Okay? So, because yung water, it will dissociate from the salt. Hahalo lang siya sa solution. It doesn't affect the molarity of your salt. Okay? So, ganun lang. Okay, so lagi tandaan, kung ano yung molar mass na ginamit, yun yung substance na titimbangin nyo. Okay? So, barium chloride, dihydrate. Okay? Huwag kayong ma-intimidate again sa water, okay? Kasi that water will just mix with the rest of the water, okay? It won't affect the molarity of barium chloride, okay? So, wala siyang effect. Ayun lang. So, yun yung ganap dyan. Let's try this one, okay? Sige, screenshot niyo muna, okay? Or if you're done writing on your notebook, then that's fine. That's good. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, let's try this one. Ay, hindi kasha. Ayan, so let's try number 5. So sabi sa number 5, copper 2 sulfate pentahydrate has 5 moles of water for each mole of copper sulfate. The formula mass for copper sulfate pentahydrate is 249.68 grams per mole. How many grams of copper sulfate pentahydrate should be dissolved in a volume of 500 ml to make 8 millimolar copper plus? Mali ako dito ng charge. It should be plus 2. Okay. So anyway, i-guide ko kayo paano to. Kasi parang hala, ang daming nakalagay, sir. Una, copper sulfate pentahydrate. Tapos, biglang copper 2+. 2+ yun, sorry. Typo. So, bakit ganun? From copper sulfate, biglang naging copper 2+. Ano nangyari, sir? Ganito lang yan. Don't worry. Remember that this is ionic compound. No? And ano nangyayari sa ionic compound when you put them in water? Okay. Ang naglagay ka ng ionic compound, you put it in water, what will happen? Ito na naman yung puting. Wait lang. Anong mangyayari? When you have an ionic compound, you put it in water. Ano nangyayari doon? Ano nangyayari? O yung asin, nilagay mo sa tubig. What will happen? Lumalabas ba siya, no? Nadidissolve siya. Correct, no? But when we say dissolve, anong pinaka-point natin? Yes, nadidissolve siya. Natutunaw siya. Okay? But when ionic compounds dissolve, anong ganap niya? It turns into blank. Okay, may ionic compound, lalagay mo sa solution, it will dissolve. Okay? Tapos, when it gets dissolved, what happens? It turns into letter I. Three letters. Letter I yung unang letter. Ano yan? Yung ionic compound, pag nilagay sa tubig, it will dissolve and they will turn into letter I. I. Ano yung I?
ions. Okay. So yun lang. So they will turn into ions na. Okay? Okay, so they will turn into ions. Ngayon, when we dissolve copper sulfate pentahydrate, magdi-dissociate yan into many ions na. Okay? So now, ano kaya sa tingin nyo yung ions na mapoform from copper sulfate pentahydrate? Okay? Sige nga. Di ba dalawa yung ions? You have the cation and the anion. So, pakialam nga kung ano yung ions na mapoform. Ilipat ko lang yung cat sa kabilang room. Lagay nyo muna sa chat box anong ions yung mapoform. Okay? So, balik ako. Okay, so ano yung ions na mapoform natin when we dissolve copper sulfate pentahydrate? Okay, so correct na. Okay, so if in case nakalimutan nyo, balik tayo sa inorg-org nyo. Okay, ayusin natin yung thickness. Yan. Okay, so copper sulfate pentahydrate. When you place it in water, sorry. So when you place it in water, yung water, kakalas lang yan. Okay? So, aalis lang yung water. Okay? And for the ionic compound, copper sulfate, they will turn into two ions, no? The cation and the anion. Okay? So, the cation, probably yung copper. Yung anion, probably yung sulfate. No? However, we have to know the charge. No? Okay. So what we know is yung sulfate, it's by default negative 2 in charge. No? So negative 2 charge yan by default. Pero, ito yung question ko sa inyo. So, negative 2 yung charge niya by default. Pero, bakit kaya walang 2 dun sa baba? Okay? So, bakit kaya walang 2 dun sa baba? Eh, negative 2 yung sulfate, di ba? Remember, we criss-cross, di ba? So, dapat yung 2 na pupunta doon. Pero, bakit walang 2 dun? Okay, sabihin nyo nga bakit. So, di ba, negative 2 to. Dapat mapunta yun doon. Eh, walang 2 doon eh. So, ano nangyari? Ano sa tingin nyo nangyari? Bakit walang 2 sa ilalim? Okay. So, 2 din kasi yung charge ni copper. And when they have the same charge, ano nangyayari? Should you do criss-cross? Kahit hindi na. Diba? Kasi if pareha silang 2 yung charge, those charges will just cancel out, no? Okay? So, mga cancel out lang sila. So, no need to do the crisscross. So, yun lang ha. Do not forget itong mga basics sa last sem niya, no? Kasi walang hanggang ganito tayo hanggang dulo ng sem. Okay? So, that's copper sulfate. So, yung water, again, kakalas lang siya. It will just be water itself. But for copper sulfate, it will turn into ions, copper 2 plus and sulfate ions. Okay? Okay, and now, ito yung question. Okay, ito yung question ko. Ano yung question ko? Ito yung tanong ko. Sa tingin nyo ba yung molarity neto will be the same as the molarity nito? Okay. Looking at the equation,
Do you think na yung molarity nila will be the same? Okay, same din kaya yung molarity nila. Okay. So we have here copper sulfate pentahydrate. Ayun yung molar mass. So kapag nag-solve tayo, molarity na ito yung makukuha natin. Okay. Diba? So tingin nyo yung moles nito or molarity nito ay same lang with copper 2 plus. Okay. Look at the equation. Ang moles ba nito will be the same as the moles of this one? Or in other words, yung molarity ba nito the same as the molarity nito? Okay. Paulitin ko yung question. Yung moles ba nito will be the same as the moles noon? Okay. Bigyan ko kayo tip. Look at the coefficients. Okay. So with that, tignan nyo yung coefficients. Yung mole ba neto is the same as the moles of copper 2 plus? Okay, any idea? Look at the coefficient. Yung moles ba neto will be the same as moles neta? Oh, yes or no lang yan. So, any answers? Any guess? Yung moles ba neta? Same as the moles nun? Kahit di sure, okay lang. Sino na lang nagsabi na yes, same sila ng moles? Pwede mag heart reacts, no? Heart reacts, parang ganyan. Ayan. Pag sabi nyo, same sila ng moles, si Sophia, naka-raise hand. Yes, Sophia. yes yung answer niya, Sophia. Okay. How about the others na sabi no? Okay. So, parehas ba sila ng moles or magkaiba? Bigay ko na yung sagot. Siguro hindi pa kayo confident. Sige. So, kung hindi pa confident, ganito lang. So, look at the coefficient. Kapag 1 mole yan, 1 mole yun, di ba? Pag walang coefficient na nakalagay, edi tig 1 mole yun. So, ibig sabihin, if you have 1 mole of this, you also have 1 mole of that, no? Okay? So, ibig sabihin, yes, no? Yung moles neto will be the same as the moles niyan. Okay? Let's say may 3 moles ka niyan, edi may 3 moles ka rin ng copper 2 plus. Okay? Again, in a sense, nag-stoic na tayo, no? So, if you have 0.5 moles neto, you also have 0.5 moles of that. Sir, paano ko malalaman kapag same sila ng moles? Tignan mo lang yung coefficient. Look at the coefficient. 1 dyan, 1 dito. So, since pareha silang 1, proportional yung kanilang moles, no? Okay? So, if I have 0.35 mole of copper sulfate pentahydrate, I also have 0.35 moles of copper 2 plus. Okay? Nasundan nyo ba? Pag may clarification, sabihin nyo lang. Okay. We have to be clear dito. Kasi yung mga next problems natin, ganito na yung gagawin na. Let's say I have 0.49 moles of this compound. Ilan yung moles ko ng copper 2 plus? Sige, okay naman. If I have 0.49 moles neto, ano yung moles ng copper 2 plus? Na 0.49 din. At the same time, ilang moles yung copper sulfate?
Ilan moles yung sulfate? Oh, look at the coefficients. If may 0.49 moles ako neto, ilang moles yung sulfate? Okay, sulfate naman. Okay, sure kayo dito eh. Yes, which is totoo naman. That's 0.49. Oh, ngayon, question ko, ilang moles yung sulfate kung 0.49 moles yan? Sige nga, tignan natin. Ilang moles yung sulfate? Kung 0.49 to, sabi nyo, 0.49 yan. Correct, no? Ilan naman to? 0.49 din. Ma, bakit kaya 0.49? Bakit 0.49? Matthew or CJ? Ano, bakit kaya? Pwede kayo mag-on ng mic. Bakit 0.49 din yun? Bakit 0.49 din yung sulfate? 1-to-1 lang po yung molar ratio nila. Correct na. Yun lang. Kasi yun yung logic na ginamit natin dito eh. So, kung 1 yung coefficient niyan, 1 to. So, ibig sabihin, kung ano yung moles nito, yun din yung moles ni copper 2+. So, 1-to-1 yung ratio. So, if this is 0.49, this will also be 0.49. Looking at the sulfate naman, so 1-to-1 yung ratio nila. Okay? So this is 0.49. This will also be 0.49 moles. Okay? So ganun lang. So just look at the coefficients. Huwag kayo ma-intimidate sa stoic. It's just ratio and proportion. Okay? Ay, gagawa pala ako ng ano, lecture video ng solutions, don't worry. Ayan, may question tayo. So, from Monel. What if magkaiba daw yung coefficients nila? Okay? So, what if magkaiba yung coefficients? Which is, nangyayari talaga. Let's look at this one. Okay? So, let's say water and copper sulfate. So, kapag magkaiba yung coefficient nila, this is the time we do conversion. Okay. I don't know if naalala nyo pa. Pero how do we convert pa? 0.49 mole kuso 4. Kuso 4 tawag ko dyan eh. H2O. We convert it, no? Using the stoichiometric factors. We want to cancel this out. And we want yung water na matira. So nasa baba yung mole copper sulfate pentahydrate. Nasa taas yung mole, H2O. Okay? Then look at the coefficients. Ito, 1. Ito, 5. Okay? So, ibig sabihin, in order for you to get the moles of water, it's just multiplying this by 5 over 1. Okay? Naalala nyo pa ba ito sa last sem? Okay, so ginagawa nyo to last sem so that you can cancel out the given substance. Ang matitira, yung desired substance, no, which is water. So 0.49 times 5 over 1. Ilan yan? 0.49 times 5. Ano, diba? Fraction. 2.45 moles. Okay. Okay, so ganun yun. Okay, kapag, again, hindi parehas yung stoic coefficients nila, that's the time we can do conversions, no? Yung ginagawa nyo sa stoic last sem. You multiply it with the stoichiometric factors, no? 1 dito, 5 doon, 1 dyan, 1 doon. Okay? So, copper sulfate sa baba para ma-cancel out siya. Tapos yung water nasa taas so that yun yung makuha natin na moles.
Then you use the coefficients of 1 dito, 5 doon. Okay? So kumbaga it's just this times 5. Okay? Times 5. Siguro practice pa tayo bago natin siya sagutan na. So practice muna tayo. Practice pa. Sulat ako sa whiteboard. Practice tayo. Review lang tayo ng stoic na na-discuss sa inyo last week. Nag-quiz na ba kayo? Hindi pa pala tayo nag-quiz. Pero saka na yun. Ayan. Gawa tayong bagong whiteboard. Practice tayo ah. Okay, so barium chloride dihydrate, if we put it in water, maghihiwa-hiwalay yan. So yung water, kopyahin mo lang yan, 2H2O. What else? Ano pa mangyayari? When this dissociates in water, will the barium chloride still be barium chloride after placing it in water? Hindi, di ba? Kasi this is ionic compound, so it will split into cation and anion. Ang question ko, ano yung cation, ano yung anion dito? Okay? Practice muna tayo bago tayo mag-proceed sa discussion. Ayan, so I have barium chloride dihydrate. Nilagay natin sa tubig, so it will split, no? Yung water matatanggal. Yung ionic compound magiging ions. So what are the ions we can make from this? Okay? So barium chloride, ano yung ions yung pwede mo magawa dyan? Okay? So barium 2 plus and Cl minus. Correct, no? Kasi saan ba galing yung 2 dito? Yung 2 dito galing yan kay barium, no? Also, if alam mo yung periodic table, nasa group 2 yung barium. Okay. So that makes sense na. Na barium 2 plus. O yung 1 dyan, which is not written, it came from the Cl. Okay. So barium 2 plus, Cl minus. Now, is this equation correct? Or am I missing something? Okay. So yan, correct yung na-split natin siya into ion. So barium chloride will give us barium 2 plus and Cl minus. Pero, my question is the equation balanced? Ayan. So correct na ba yan? Balanced na ba yan? Check natin ha. Yung water, it's balanced, no? Kinopya lang naman natin yung water. So, 2H2O, 2H2O. Yung barium ba ay balanced? O, tignan nyo. Is barium balanced? O, balanced ba yung barium? Yes, diba? So, isa yung barium atom dito. Isa doon. Oh, now, how about the Cl? Is the chlorine atom balanced? No. No, diba? So, ano gagawin ko? Ano gagawin ko? Pwede kayo mag-on ng mic. Ano gagawin ko sa Cl? Di siya balanced eh. Pero tama yung ions ko. Tama. Yung chlorine lang ba yun? Ano gagawin ka? Lalagyan ng 2. Hindi pa, lalagyan ng 2. Okay, so tama yan. So lagyan mo lang ng 2. Simple as that. No? So nilagyan ko ng 2 kasi hindi balance eh. Correct yung ions. Correct yan. Pero as an equation, kulang. No? Kasi 2 yung atoms dito. So dapat may 2 pa rin doon. Okay?
Ayan. Tapos mamaya, isa pa, para, bago tayo mag-proceed. Okay. Kailangan clear ito kasi. Kasi yung mga susunod natin, puro ganito na. Okay. Let's say I have 0.375 moles of barium chloride dihydrate. Ilan yung moles ng water? Moles ni barium 2+, and moles ni chloride anion. Okay, sige nga. Practice tayo. If I have 0.375 moles of this, ilan yung moles ni water? Ilan yung moles ni barium 2+? Ilan yung moles ni chloride ion? Sige nga, paki-solve nga. Wait lang, balik lang ako. Okay, chat nyo na lang yung answer nyo sa moles neto, ha? Okay, ilan yung ano? Ilan yung moles ni water? Sige nga. Stoic lang yan. Pag sinabi stoic, convert mo lang. Okay? So, any idea ilang moles ng water makukuha natin dito? Tulungan ko kayo na baka ano ayan na sige may kaya naman pala. Okay, so to get the moles of water, so it's simple lang. So 375 moles barium chloride dihydrate, convert mo lang siya into H2O, di ba? So BaCl2 times 2H2O, so 1 yan. Okay, 1 mole. O yung water, yung water, 2 lang. So, times 2 lang. So, 375 times 2, ilan yun? Alam, ba't napindot ko yung Valorant? pag nag-log ako, wait lang. Napindot ko yung Valorant. Wait lang. Baka mag-log ako eh. Ay, mamaya ka na. Okay na ba yan? Ayaman na siya. Na-ex ko naman. Wala tuloy ako. 0.375 times 2. Wala. Nangyari. 0.375 times 2. 3/4. Or 0.75. Di pa naniniwala sa tinipe nyo yun. Okay, so this is 0.75 mole. Okay? Close ko lang. Yeah. Okay, 0.75 mole. How about barium? So yung barium, ilang moles yan? 0.75 din ba? Or 0.375? .375 na. Bakit .375? Eh, 1-to-1 yung ratio nila eh. And then finally, yung chloride. Ilang moles yung chloride? Ah,
Ilang moles yung chloride? 0.75 din. Ah, tama naman. 0.75. Eh, no? Same naman sila ng coefficient with water. So, kopyahin mo na lang yung moles. Okay? So, ganun lang. So, yan yung proper way of doing stoic, no? You just convert, no? Cancel mo yan. Cancel mo yan. Then, look for the coefficients. Okay? Gagawa ako ng lecture video na kakaligtaan ko parate. So yesterday, nag-rest lang ako. Pagod na pagod kasi ako nakaraang araw eh. Kaya hindi ko nagawa ng video. Probably sa Sabado, gagawa ko ng videos. And then next week, since wala namang classes sa other half ng week natin, gagawa na ako ng video until the end of midterm. Okay. For lecture, para nakapag-advanced study kayo. Sa lab, di-discuss natin yan. Okay, so yan lang. So, ganun ha. So, that's how you convert moles of different ions. No? Review lang yan. So, wala pa tayo sa mismong topic. Ayan, nabalik tayo dito. Okay, balik tayo dito sa problem natin kanina. Okay? So, we establish na kung same yung molar ratio, kung 1 yan, 1 yun, so parehas lang sila ng moles of the substance. No? Ngayon, ito. Ito ang question. How many grams of copper sulfate pentahydrate should be dissolved in volume of 500 ml to make 8 millimolar copper 2 plus typo ulit. Okay? So ilang grams daw ng copper sulfate pentahydrate ang kailangan i-dissolve in a volume of 500 ml to make 8 millimolar copper 2 plus. Wag kayo muna dumiretso dun sa grams, no. Just focus on the given. Ang given ay volume at molarity. Ano yung sabi ko kanina? Kapag given yung volume at molarity, pwede mo makuha yung mole ng substance, no? Ayun, yun yung reason ba't sinabi ko siya agad kanina. Kapag given yung molarity, given yung volume, ibig sabihin, hanapin mo yung moles, okay? Yun lang pinopoint niya. So, hanapin mo lang yung moles. So, yun yung gagawin natin. Ayun, step one. Find moles. Okay, so find moles copper 2 plus. Okay, kasi yun yung idea na pag given yung volume, given yung molarity, hanapin mo yung moles. So, matic na yun pag yun yung sinabi sa problem. So, again, the equation is mole equals molarity times volume of the solution in liters. Okay? Yung molarity natin, naka-milli siya eh, no? That's milli molar. Okay, millimolar. So, ibig sabihin, 1,000th of a molar yan, no? Okay, so ano lang yan? Divide by 1,000. Okay, so 8 millimolar. So, ang ratio ng milli ay 1,000 milli 1 base unit. Okay. So, saan so, sir, nang galing? Yung conversion lang yan ng milli. No? Parang millimeters to meters. 1,000 yan. But this time, hindi siya meters. It's molarity. So, 1,000 millimolar is 1 molar. Okay. So, ganun lang. Ayan, so now you have so now you have molarity or moles per liter. O ngayon, yung volume of solution naman, so very similar, 500 ml. Gawin nating liters na. Okay, so cancel yung milli.
cancel yung ml. Yung molar, alam niyo naman yan, mole per liter yan na. So magka-cancel out din yung liters. So ilang moles yung kailangan daw? Tingin tayo dito. So 8 divided by 1,000. Sorry. 8, 1,000, 500 divided by 1,000. 4 times 10 raised to negative 3 moles. Okay, so yan. So yan yung moles of copper 2 plus na nasa solution na dinedescribe dito. Okay? Pero ang gusto ng problem, yung amount ng copper sulfate pentahydrate. Ano? Yung amount niya, yung grams niya. Ang nasolve natin sa problem ay 2 plus. So ito yun, no? Ito yun. 4 times 10 raised to negative 3 mole. Ito pa lang yung nakuha natin sa problem. Ang gusto ni problem ay ito. Copper sulfate pentahydrate. Yan yung gusto niya masolve. Ano gagawin natin? Okay. So ano gagawin natin? Kung ano yung moles nito, alamin mo yung moles niyan. Okay? So, yun. Yung ginagawa natin kanina to. Again, bakit tayo napunta dito? O, ulitin ko lang. Ang nakuha natin dito sa problem ay ito. Ang gusto niya hanapin yung copper sulfate pentahydrate. Yung nasa left side. So, ano gagawin ko? Ano sa tingin nyo gagawin ko dapat? Ano sa tingin yung gagawin ko? May 4 times 10 raised to negative 3 moles ako ng copper 2 plus. Ano gagawin ko para maging copper sulfate pentahydrate siya? Okay. Ano gagawin ko para maging CuSO4 5H2O siya? Molar ratio. Okay. So, ang molar ratio niya naman ay 1 to 1, di ba? Okay. So, isang copper sulfate pentahydrate, isang copper 2 plus. So, ang question ko is, gano'ng karaming moles neto ang same as this, no? So, anong moles neto kung ito ay 4 times 10 raised to negative 3? Ang aga-aga, nag-i-stoic tayo, no? Kaya nauna yung lecture sa stoic. Pero pag ano pa rin, yan, re-reinforce natin. Don't worry. So ano, kung ito ay 4 times 10 raised to negative 3, most likely ito ay 4 times 10 raised to negative 3 or 0.004. Same lang. Bakit? Kasi same lang sila na molar ratio. So 1 yan, edi kopyahin ko lang. Diba? Ganun lang. Or in equation, para mas may system tayo, kita natin in equation. Okay, convert mole Cu2 plus to CuSO4 5H2O. So yun ang ginagawa natin, yung molar ratio. Kino-convert lang natin. 4 times 10 raised to negative 3 mole copper 2. Copper talaga. Copper 2 plus 1 mole copper, 1 mole copper sulfate pentahydrate. So cancel. So we're left with 4 times 10 raised to negative 3 moles of copper sulfate 5H2O. Okay, so same lang din naman. Ginanito ko lang para alam niyo yung nangyari. Okay. Kinonvert lang natin. Now we have the moles of copper sulfate pentahydrate. Pwede na natin hanapin yung grams, no? So step 3, find the mass, no?
So find the mass. So ano yung equation yan? Mole equals mass over molar mass na yan. Okay? So hinahanap yung mass, so that is mole times the molar mass. Okay? Which is 4 times 10 raised to negative 3 mole times a molar mass, sabi, 249.68 mole per, gram per mole. So, ang mass ng copper sulfate pentahydrate, according sa problem ay, 1, 2, 3 times 249.68. So, ang mass na kailangan daw ay ito. 0.9987. Okay, so that's the mass of copper sulfate pentahydrate needed to prepare 500 ml of 8.0 millimolar copper 2+. Okay? So, yun yung final answer natin. Medyo mahaba. Okay? So, ibig sabihin, yun yung mass daw ng copper sulfate pentahydrate na kailangan in order to prepare 8 millimolar copper 2+ solution. So, ano lesson dito? Ang lesson, daming stoic. Wala tayong kawala sa stoic. So picturean niyo muna, screenshot niyo muna. I guess yung iba na overwhelm, which is okay lang, that's valid. Okay. Pero it's just stoic lang naman. Let's have another problem para ma-reinforce sa inyo. Okay? So sige. So I know yung iba na ano, nawiwindong na like, "Alo, ang dami nangyayari." Pero that's fine. Okay. Normal yan. Pero we need reinforcements na para mas bumilis kayo sa solving. Okay. So, paki-screenshot muna kasi ganyan yung gagawin natin for the rest of the examples na ibibigay ko this moment. So, paki-screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Hanap ako ng similar problem. Wag muna yan. Assignment nyo yun eh. Meron pa ba dito? Tignan ko lang kung meron pa dito. Wala. Okay. Isip na lang ako ng problem. Ito na lang. Kasi naggawa na natin eh. So, kayo mag-solve ba? Kung ano ginawa natin kanina, ganun din. Okay. Magre-rewrite lang ako. Ang problem ay, pwede ba mag-type ng text dito? Ayan, pwede pala. How much what is the mass of barium chloride dihydrate needed? What is the mass of barium chloride dihydrate? Tama ba? May Grammarly naman tayo. Okay, nice job. What is the mass of barium chloride dihydrate needed to prepare 750 ml of 0.2345 and then 17 molar barium Cl minus solution. Natin naman. Ang weird ng Grammarly. Okay lang naman. Pares na naman. Pero gusto niya i-pare-write. Sige.
What is the barium chloride dihydrate mass needed to prepare 750 ml of 0.1753 molar Cl solution? Okay. So, bigyan ko kayo ng steps, ha? So, of course, in step 1, you convert. Guide ko na to, na. Convert molarity Cl solution into moles. Ayan yung una mong gagawin. Step 2. Ayan, step 2 ninyo. Step 2 is to convert moles of Cl- into barium Cl2 dihydrate. And then finally, step 3. Convert moles of barium chloride dihydrate into mass. Okay? So, yan lang yung scheme pag stoic na. Okay, so sige, try nyo nga. Binigyan ko na kayo ng guide. All you have to do is sundin na lang yung guide na. Pero ipakita ko muna yung equation. So, barium chloride dihydrate will dissociate into barium 2 plus 2Cl minus, and 2H2O solution. Okay? So, pakigawa yung steps para masagutan natin yung problem. So, I'll give you, let's say, 5 minutes na to work on this. Para sa mga hindi pa nakapag-screenshot, so paki-screenshot, picturean nyo na. Kasi ganito lang din gagawin niya. Okay? So, paki-screenshot. And then, paki-sagot na ito. Okay? So, I'll give you 5 minutes to answer this. Pag may question, mag-chat lang kayo, ha? Yung molar mass, kayo na bahala mag-Google. Okay? So, sige. I'll give you 5 minutes to answer this.
May answer na si Cedric. Tignan natin. Wait pa tayo sa iba. So, siguro ano, 9:35. Magsagot na ako. But if you have answer, paki-comment na lang. So, check natin kung tama. Okay, 35 na. Sige, may sagot na rin. Okay, so si James, Matthew, Cedric, sige. Yung iba, while solving, magsasagot na rin ako. Okay, kasi baka mamaya matagalan din ako eh. But if you got the same answer, then sige, chat nyo na lang. Okay, may discrepancy. Tignan natin. So, bale, ang tanong ay, what is the mass of barium chloride dihydrate needed to prepare 750 ml of 0.1753 molar Cl solution? So, of course, sabi ko nga, kapag given yung volume, given yung molarity, ano yung hint niya? Ang hint niya ay hanapin mo yung moles nito. Okay? So, ganun yung chem problems. Kaya, over time, makaka-develop kayo ng skill na isang tingin mo lang sa question, alam mo na yung steps, no? So, ngayon pa lang, tinuturoan ko na kayo kung paano. So, paano uli? Ganito lang ang idea. Pag nakita mo yung volume, nakita mo yung molarity, ano pinapahanap nun? Moles muna. Nino? Eh, di kung ano yung solution na yon, okay? So, yun. So, let's try, no? So, remember, molarity is mole over volume in liters. What we want is the moles, no? So that's molarity times volume in liters. Molarity, edi yun, 0.1753 mole per liter times the volume in liters, 0.75 liters ko na ha. Nakakatamad din. So, yun. Pindutin na natin sa calcue. 0.1753 times 0.75
Okay lang ba mag-round off? Okay lang sa akin, no problem. Hindi naman porket medyo malayo yung decimal nyo, eh, big deal na sa akin. Basta may sagot na magkalapit na. So, sa rounding off tayo, minsan nagkakatalo eh. But ako, I usually use 4 decimal places na. Preference ko lang. So, 0.1315 mole Cl minus. Okay? So, yun yung una kong ginawa. Volume, molarity, ginawa kong moles na nino ng Cl. Kasi yun yung katabi ng molarity. Okay? And now, I have the moles of Cl. Convert ko siya to barium chloride dihydrate. Which is AC, no? So, it's just 0.1315 mole Cl minus. Then, i-convert natin. Yung Cl nasa baba. Kasi gusto mo sila mag-cancel out, di ba? Then, yung barium chloride dihydrate, yung mahaba, nasa taas. Yun kasi yung gusto mo. Now, I'll look at the stoichiometric coefficients. So, for Cl, you have 2 moles of that. And then, you have 1 mole of barium chloride dihydrate. Yan. So, basically, it's just this times 1/2. No? So, kalahatiin mo lang daw. Okay? Asa na yung calculator? So, this divided by 2 lang. Or times 1/2. No? So, 1 over 2. Ayan. 4 decimal places ko na. Preference ko lang. Okay. So, 10657. Okay. Then, I convert the moles of barium chloride dihydrate into mass. So, may moles na ako ng barium chloride dihydrate. Convert ko na lang into mass. So, pag mole to mass, ang hinihint niyan ay gamit ka ng mass over molar mass equation. No? So, to get the mass, it's just mole times the molar mass. Ang mole, edi ayon, 0.0657 mole. Tapos, ang molar mass, di ko alam, edi i-google ko na. Google natin. Barium chloride, 2H2O, molar mass. 44.26. Okay, cancel yung mole, cancel yung mole. So, multiply na lang natin. Times 244.26. 16.0570. Marami rin pala, no? 16 grams. Okay, tingnan natin answers ninyo. Si Cedric pati si James lang nag-upload. Pero hopefully yung iba nagsagot din, ha? Probably, nag-round off siguro si James na. Okay. But that's fine. Again, pag decimal lang yung problem sa akin, no big deal. Basta magkalapit na, that's fine with me. Okay, most likely sa rounding off lang yan. Okay. Basta magkalapit yung 16 something grams, okay na ako dun. Yan, so paki-screenshot na lang. Do you have questions sa problem na to? Mag-upload pa ako ng additional problems na. Ay, yung worksheet nyo pala, may mga problems pa dun. Try nyo yun. Okay. So paki-screenshot. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Baka may part na gusto kayo i-clarify. Sabihin nyo na. Kasi magpo-proceed na tayo sa next portion.
Or okay naman, kaya naman. Let me know lang kapag medyo na lilito kasi kaya natin sagutin naman yan. Okay, so wala naman nag-aano. Sige. Well, that means I will proceed na ha. Okay, but again, if you are quite confused sa ibang parts, let me know lang. But yung steps na sinabi ko, this is true for all. No? Basta nakita nyo itong molarity, volume, hanapin mo agad yung moles nun. So the rest ay stoichiometry lang. Okay? So yun. Again, don't hesitate kapag may questions. Kasi critical to. Kapag hindi natin na-strengthen itong portion na to, mahirapan kayo sa susunod eh. So again, kailangan strong tayo dito sa portion na to. Wala naman kayo nire-raise. Adi sige, proceed na ako. Medyo patapos na yung PowerPoint natin. Okay, let's proceed to the next one. So this one naman is called the parts per million, parts per billion, or the PPM and the PPB. Okay? So the PPM and the PPB is just a unit of concentration for trace amount of substances. Naalala nyo yung sinabi ko about trace constituent. They are usually quantified using PPM and PPB. Typo yan. Okay, so PPM and PPB. So it's the mass of the solute divided by the mass of the solution. However, for PPM, naka times 10 raised to 6 siya kasi the amount of solute is about a millionth of the solution. Kapag PPB naman, parts per billion, it's a billionth of a solution. Kaya may times 10 raised to 9 or 1 billion factor. So, times 1 million times 1 billion. So, ano ng purpose nila? Para hindi maraming zeros. Okay. Ayun lang. But this is not the commonly used formula for PPM and PPB. We instead use this one, the milligram per liter for PPM or the microgram per liter for PPB. Okay? So, yan. So, ano, again, ang point lang dito is, if ang amount ng solute mo is very tiny, about a billionth or a millionth of the solution, you use PPM and PPB. If you use molarity kasi, ito yung problem with molarity, ang daming zeros niyan. Kasi super tiny ng substance, super onte. Isipin mo, isang drum, lagyan mo ng isang pirasong sodium chloride. So ganun ka onte yung solute relative to the solvent, no? So that's why we use PPM and PPB. So again, itong part na to, this just defines bakit per million and per billion. Okay. But ito yung ginagamit talaga sa chem. Okay, milligram per liter, microgram per liter. Okay, so yun lang. O, try natin. Okay. Madali lang to. No? Let's try this one. A certain water has a calcium concentration of 36 parts per million. What is the mass of calcium in 500 ml of the water? Okay. So, again, kapag sinabing parts per million, ang equation na gagamitin natin dyan ay milligram per liter of the solution. Milligram per liter, ha? So, ang hinahanap sa atin, mass, no? So, let's look for the milligram. So, milligram equals parts per million times liter. Okay? So, ano yung PPM niya? 36. No? A volume ng solution in liters. So, this is 500. So, gawin mo na lang 0.5, no? So, ako hindi na ako naglalagay ng unit pag parts per million, parts per billion. Which is okay lang kung gawin niyo. So, there's 18 milligrams of
calcium 2 plus in 500 ml H2O. Okay? So, ganyan kaunti yung calcium ion sa water. Okay? So, 18 milligrams in 500 ml H2O. Gano'ng kaunti yung 18 milligram na? Parang alikabok lang yan na. Like, kapiranggot lang talaga. Kayo, oh, kayo naman, try nyo to. Ano kayo pwede? Tingin tayo. Ito. Flint water crisis. If you're familiar, sabi dito, Edwards and his team found that at least a quarter of Flint some lead levels are 13200 ppb. Sige. So, try nyo to. What is the mass? Of lead in 350 ml water. If lead concentration is 13,500 parts per billion. Okay, try nyo nga to. What is the mass of lead in 350 ml water? If lead concentration is 13,500 parts per billion. Ang equation kapag parts per billion naman ay ganito. It's microgram per liter. Okay? So, follow nyo lang yung process na ginawa ko. Then, arrive with an answer in micrograms. Okay? So, sagot na kaya? So, pasolve na lang muna. Okay, so we have answers for 725 microgram. Okay, so let's check na. Cross-multiply lang yan. So, microgram equals parts per billion times the liters. Kahit din yun ang lagay unit, okay lang sa akin. Basta alam niyo yung unit ng final answer. So, 13,500 parts per billion times liters. So, 0.35 yan na. Ayan ay, bale, 13,500 times 0.35. 4,725 nga. Okay, so there's 4,725 micrograms of lead in 350 ml water. Okay. Kapag ganyan karami lead, mamamatay ka na niyan. No? Pwede ka na magka-cancer. No? Gano'ng kaliit yung microgram? No? As in, super tiny niyan. It's a billionth of a gram. No? So, let's say, ang isang butil ng bigas, isang gram, hatiin mo yun 1 billion times. Okay? Parang powder na siya. No? Ganun lang kaonte is enough to kill someone or to cause illness. And so, ganun lang. Okay. So, those are the concentration units natin. So, we have the percent weight, percent volume, molarity, na ang dami natin ginawa. And then, parts per million, parts per billion. Ano yung ginagamit dito sa chem talaga? Of course, the molarity. It's generally used everywhere. Parts per million, parts per billion. Ginagamit to for a very tiny amount of solutes, okay? Ito, dito naman tayo sa normality. Normality is like molarity, na?
So it's just like molarity, except outdated na siya. Okay. So pag tumingin kayo sa old textbooks, makikita nyo normality. No? Hindi siya molarity, it's normality. Okay, so ito yung ginagamit nila dati. But now, hindi na natin ginagamit masyado. Kasi nakakalito siya, to be honest. Medyo nalilito yung mga chemist niya. But of course, we have to understand what is this. No? Okay. Normality is just like your molarity. No? So it's just your molarity. So it's normality. It is just your molarity times the equivalence. No? Okay? So yung small letter N dito, that is the equivalence. Okay? So it's just molarity times the equivalence of a substance. Well, now, what is the equivalence? So ang equivalence, ito daw yun. Kapag acid, it's the number of H ions produced. Kapag base, it's the number of OH ions produced. If redox reaction yan, it's the number of electrons. If ionic substance yan, it's the oxidation number. So, di ba nakita nyo na kung bakit ayaw namin dyan? Ang dami kasing kaganapan na nakastress. Kaya hindi na kami nagno-normality. Ang gamit namin ay molarity na. So, let us try to determine the equivalence factor of different substances. So let's say I have HCl. How many equivalents kaya meron dyan? Okay. Sabi natin, this is an acid, no? Kasi may HCl na hydrochloric acid. For acids, it's the number of H ions produced. O, ilang H meron sa HCl? Isa, di ba? So, ibig sabihin yan ay one equivalent, no? Per mole. Okay? So, ito yung unit ng equivalence. One equivalent per mole. Kapag H2SO4 yan, so, papansin nyo, dalawa yung H. So, ibig sabihin, two equivalents per mole. Tanungin ko kayo. Yung phosphoric acid, H3PO4, ilang equivalents per mole kaya siya? Okay? Tanungin ko kayo. Kung yung HCl, one equivalents per mole kasi isa yung H. Yung sulfuric acid, two equivalents per mole kasi dalawa yung H. Phosphoric acid, ilang equivalents yan? Ilang equivalents ang phosphoric acid? 3. Bakit 3 kasi? Tatlo yung H. Ayun lang. So, tatlo yung H ions na mapoproduce niya. Okay? So, ganun lang. For bases naman, it's the number of OH ions. No? Example, we have NaO, sodium hydroxide, you only have one OH ion. So, one equivalent per mole yan. How about barium hydroxide? Okay. Ilan yung equivalents ni barium hydroxide? Sige nga. So, barium hydroxide, ilan equivalents per mole niya? Kung sodium hydroxide, isa, kasi isa lang yung OH, ilan sa barium hydroxide? Dalawa daw. Which is correct na. Bakit dalawa? Kasi dalawa yung OH niya, no? So, look at the subscript, no? So, may 2 dun eh. So, ibig sabihin, dalawang OH yung mapoproduce niya. Okay? So, there's 2 equivalents per mole. How about this one? AlOH3. Aluminum hydroxide. Ilang equivalents per mole yan? Thank you.
Okay, oh, aluminum hydroxide. Ilang equivalents per mole yan? Three po. Bakit three? Kasi tatlo yung OH. Okay? So, ganun lang. So, it's three equivalents per mole. Yung redox reaction is the number of electrons donated or accepted. I-discuss natin to kapag nasa chapter 6 na tayo. Okay. Doon kasi yung electrochemistry. Okay. Pero bigyan ko na kayo idea, di ba naalala nyo may mga ganito kayo last time? Okay, may mga ganito kayo eh. Okay, nakanari, may ganyan kayo. Again, dadaanan natin to chapter 6 na. No? So, skip lang natin yung redox. O, kunwari, dito in the balance equation, may 3 electrons. So, ibig sabihin, 3 equivalents per mole yan. Again, chapter 6 na natin ulito i-discuss na. Okay, in case na nakalimutan yun na. Pero, dapat medyo naaalala nyo siya. Okay. So, yan. Bakit 3 equivalents? Kasi 3 yung electrons. No? Again, babalikan natin to chapter 6. Kapag ionic species naman, depende sa oxidation number yan. Kunwari, Fe2 plus, Fe3 plus. Okay. So, since 2 yung charge ni iron, so that will be 2 equivalents per mole. 3 yung charge ni iron, ibig sabihin, 3 equivalents per mole siya. Okay? So, ganun lang yung normality. And yan yung reason ba't hindi na namin siya ginagamit today. Bakit? Kasi, daming ganap, no? Unlike molarity, plug-in mo lang, yun na yun. Ang normality, ang dami mo pang hahanapin, no? Hanapin mo pa equivalence per mole. Babalance mo pa yung equation para makuha mo yung electrons, etc. Which is ayaw namin. Okay, so this is outdated. So that's why we don't see it anymore. Okay. Screenshot niyo muna. Okay, so lagi lang tandaan kapag acids, the number of H atoms or H ions you can produce. Pag bases, number of OH ions produced. Pag redox, number of electrons and ionic species, yung charge niya. Okay? And again, hindi na siya masyado ginagamit. Okay? Kasi nakastress siya. Okay? Anyway, so let's go here. What is the normality of 0.1381 molar sodium hydroxide? Extend pa natin yan. Aluminum hydroxide and barium hydroxide. Okay? Para lang ma-appreciate nyo yung differences sa normality. So, gagawin ko yung sodium hydroxide. Kayo sa aluminum hydroxide and barium hydroxide. So, sabi natin normality is just molarity times the equivalence na N. Okay? So, for sodium hydroxide, ang equivalence natin ay 1. 1 equivalence per mole. Bakit 1? 1 lang kasi yung OH. So, that means normality is 0.1381 mole per liter times 1 equivalence per mole. So, pansin nyo yung moles magka-cancel, giving us 0.1381 equivalents per liter. Ayan yung unit ng normality, equivalents per liter. Okay? Kasi ang unit ng equivalence ay equivalents per mole. Okay? So, sa mga babasin nyo, when you multiply to molarity, the moles will cancel out. Try nyo naman, for aluminum hydroxide, and barium hydroxide. Yeah, try nyo nga.
For aluminum hydroxide, ilan ang normality niya? Okay. Oh, ganyan lang yung sequence kapag sodium hydroxide. Pag aluminum hydroxide, sabi natin kanina, ang equivalence niya ay 3. So, ano yung normality niya? Sige, pasolve niya. Ah, 0.4143. Tama ba yan? Tama naman. Kasi times 3 lang, no? So, times 3 lang yan. So, 0.1381 times 3, 0.4143. O, paano naman kapag barium hydroxide? How many equivalents per liter? Barium hydroxide. So, instead of 3, pipindutin ko ay 2, na? Kasi dalawa yung OH doon. So, ilan yan? Pag barium hydroxide, ilan yung kanyang normality? Okay. 2762. So, as you can see, no, even though they have the same molarity, iba-iba yung kanyang normality. Kaya nalilito kami minsan. Okay. Nalilito kami, no. Kaya I think noong early 2000s, naging outdated na yung normality na. Ah, hindi na siya masyado ginagamit. Pero nakakita na ako kasi ng mga chemicals na yung luma na talaga. Yung as in, mas matanda pa sa akin. Ayan. Tuwing nakakita ako ng very old chemicals, ang nasa label, normality na. Ayan. Hinahanap pa nila yan. Ngayon, hindi na normality. Kasi it's very outdated. Tsaka ang dami niyo pang kaek-ekan. No? Dami niyong gusto gumin. Okay, so that's why hindi na natin dadaanan masyado yan. This one is titration. Saka pa dapat to. hindi pa dapat i-discuss to. Nagkamali lang ako ng lagay ng problem. So, dadaanan natin to when we are in the titration. Okay. Next one, P function. Ang P function naman ay simple lang. It's the negative logarithm of the molar concentration. Okay. It's just the negative logarithm of the molar concentration. Molar concentration, ha? Molar. So, molarity. So, nakakita na kayo ng P function probably. So, meron dyan pH. So, if H yan, so we just substitute H dito sa X, no? So, if we say pH, that's the negative log of the molar concentration of H ions. Okay? Kapag nakita kayo ng square bracket, meaning yan, molarity. Okay? So, pag nakakita kayo ng square bracket na ganun, it means molarity. So, kunwari, pOH naman, so it's negative log of OH. Ayan. Basta molarity. Kunwari, pAg, so it's the negative log of the concentration of silver. PCl, ibig sabihin, it's the negative log of Cl minus. Okay? Ano pa kaya pwede? Kunwari, P aluminum is the negative log of the aluminum ion concentration. Okay? So, tandaan nyo, nasa loob ng square bracket is molarity and yung ion form niya. So, H plus OH, Ag plus Cl minus, Ag pa Al3 plus. Okay? So, ganun. So, that's the P function. So that's the negative log of the molar concentration. Try natin, ha? Let's try this one.
A solution was prepared by dissolving 0.52 grams of NaCl to make 250 ml solution. What's the P of the sodium? Madali lang yan, na. Paano yan? May mass, may ml, hanapin mo molarity. Okay. So yan. So lagi tandaan kapag P, molarity yung kailangan mo muna, no? So let's solve for the molarity. Sige nga, okay nga mag-solve ng molarity. Hanapin natin yung molar mass ni sodium hydrochloride. 5844. Okay, so patry nga. Solve nyo muna yung molarity ni NaCl. Okay, pakisolve muna molarity ni NaCl. Paano uli equation doon? Dibigay ko. So, molarity equals mass over molar mass times volume of the solution in liters. Plug-in nyo lang yan. Okay, paki-plug in. Ano yung molarity niyan? Ayan. Sige, ano yung molarity? Ang molarity ay 0.356. Okay. Confirm natin. Okay, 0.356. NaCl. Ito yung problem. NaCl yan eh. Ano yung hinahanap? Na. Okay? Ang nasolve natin, NaCl. Ang hinahanap, Na. So, kapag ganun, magdi-dissociate ka na naman ng ions, no? So, ang NaCl, pag nilagay mo sa water, it will split into Na plus and Cl minus. So, parehas lang ba sila ng molar ratio? Yes, no? Say, for every mole of NaCl, you produce one mole of Na. Yung moles and molar molarity, medyo same sila ng concept, no? So, ibig sabihin nun, if I have 0.0356 molar NaCl, that also means I also have 0.0356 molar sodium ion. Okay? So, again, ang point ko lang dito is, ang nasolve kasi natin NaCl. Ang gusto ng problem, Na lang. Hindi kasama si Cl. So, ibig sabihin nun, gagawin mo siyang ions. Ayan. May ganun bigla, no? Tapos, ano pa sabi natin? Sabi ng problem, masabi ng nasolve natin, ito yung molarity ng NaCl. So, ano yung molarity ng Na? Using the same logic na ginamit natin kanina, same logic lang, kung 1 ito at 1 yon, same sila ng molar ratio. So, kapag same sila ng molar ratio, that also means same sila ng moles, at the same time, same sila ng molarity. Okay? So, parehas kasi sila lang 1-to-1 yung ratio. Okay? So, parehas kasi 1-to-1 yung ratio. Kaya kung ano yung molarity nito, yun din molarity nun. Okay, so yan, no? Mayroon na tayong molarity ni Na+. No?
So still the same. And now to get the PNA, it's just the negative log of the Na ion concentration in molarity, or negative log 0.0356. So ano sagot? Okay, paki-negative log na yung 0.0356. So negative log 0.0356. Ano sagot niya? 1.1486. Okay, 1.1486. Sorry, mali ako nabasa. 4486, okay? So that's the P of the sodium. Okay, so ganun lang. Basta makuha mo molarity, kunin mo negative log niya, yun na yung sagot, okay? So ganun. So ganun lang siya. So ito naman, another ano naman to, kaganapan. Sorry, if gusto niyo mag-screenshot, paki-screenshot na. So take a screenshot. Okay. Proceed tayo sa next problem. This one naman. Ito naman, a juice has a pH of 5.31. Find the concentration of acid in the juice. Okay? So, yung pH binigay. Hahanapin mo yung H plus molarity. Okay? Paano yan? Ganito. Mag-basic calculus. Pre-calculus tayo. Okay? Okay, so following the equation kanina, pH is equals to negative log of the concentration of H. No? So ganyan yun. Given yung pH, ang hinahanap yung H. No? Kaso ano yung problem? Ang problem dito ay yung logarithm. Logarithm is an equation. Is a function kasi. Okay? It's a function. And in algebra, sabi doon, if something is inside the function, tapos gusto mo siya lumabas, you must cancel out the function. So, ano meaning ng cancel out? Ganito ba yan? So, ibig sabihin po ba nun, sir, di-divide ko siya sa log? Hindi. Not that type of cancel out, no? Pag function kasi, meron tayong tinatawag na inverse function. Okay? Ang pang-cancel sa logarithmic ay tinatawag nating anti-logarithm. So again, yung anti-logarithm pang-cancel sa log. Okay? Sa anti-logarithm, yun yung pang-cancel sa logarithm. Kailangan kasi mawala yung log. No? So, ano yung concept ng anti-logarithm? Yun yung 10 raised to the logarithm of x. No? If yung function na logarithm x, ginawa mong exponent ng 10, magka-cancel out yan. Ang matitira ay x na lang. Okay. So, ganun yung idea, ha? So, kung gusto natin matanggal yung log, gagawin natin tong exponent ng 10. So, let's apply that dito. So, sabi natin, na apply natin. Mamaya may shortcut dito, don't worry.
Yung log gusto natin ma-cancel out, no? E di gawin natin siyang exponent ng 10. But before we do that, lipat muna natin yung negative sign. Okay. So, bago mo gawin yun, lipat mo muna yung negative sign doon. Okay. Tapos, mag-apply na tayo ng anti-log. So, again, ang gagawin natin, ito ay gagawing exponent ng 10. So, ano yan? 10 raised to log h plus. Ngayon, hindi pwedeng ito lang yung ginawa mong exponent ni 10. Dapat ito din. Okay? So, parehas dapat silang exponent ng 10 para maging linear yung equation natin. Okay? So, parehas silang gagawing exponent ng 10. And then, ano sabi ko? Yung 10 pati log, they will cancel out. So, 10 raised to negative pH equals h plus. Ayan, nakuha na natin yung molarity. So, ibig sabihin, in a sense, yung molarity pala ay 10 raised to negative pH lang. So, pakisave na yan. Okay? Pakisave yan kasi gagamitin natin to until the end of the year. So, again, yung logarithm function, kung gusto mo yung nasa loob nun, in our case, yung h plus, i-anti-log mo. So, ano yung pang-cancel sa anti-log? Yung 10. Okay? So, yung function, gagawin mong exponent ni 10. So, yan. Adi yan. So, ganun lang. So, to solve the, to answer the problem, says so just 10 raised to negative pH, which is 5.31. So, ano sagot? Okay? So, ganun lang daw pala. Kung gusto mo hanapin yung concentration, ito yung equation. Pero pag gusto mo hanapin yung pH, ito yung equation. Okay? So, ano sagot dito? So, 10 raised to negative pH. So, pindutin natin. So, 10 raised to negative pH, 5.31. So, ang sagot ay... Ako napipindot, ha? So, yan yung sagot. So, 4.8978. Times 10 raised to negative 4 molar. Okay? Ah, negative 6 pala, sorry. So, yan yung kanyang molarity. Okay? 4.8978 times 10 raised to negative 6 molar. So, kung ganyan ka-concentrated yung H plus mo, ang pH niya ay 5.31. Ganun lang. Turo ko sa inyo yung shortcut. Ang shortcut para di kayo ma-stress dyan ay shift solve. Okay? So, shift solve lang. Pwede na yan. O, kunwari, ang pH 5.31. Tapos, equal sign, negative log daw. Tapos, yung H plus, yun yung isosolve ko. So, alpha X, no? Okay? Because that's my unknown. So, yan. So, 5.31 equals negative log X. To solve for x, just shift solve, na? So, shift solve, nakalagay, solve for x, press equal sign, yun na yung sagot. 4.8978 times 10 raised to negative 6 molar. Okay, so, yun. Akong yung calculate nyo, walang shift solve. Edy, ganito yung equation na gagamitin nyo. Itong nasa right. Pero kung may shift solve kayo, edy yan. Pwede i-type mo na yan, then solve for x na lang. Okay? So, ganun lang na. I think overwhelmed na kayo na. So, yan.
So, paki-screenshot na lang and dito na magtatapos yung lesson natin, no? Hanggang dito na lang muna tayo. So, paki-remember yung mga yan, ha? Okay? So, yung mga logarithm, anti-log, pang-cancel sa log, ayan. Well, yung ship solved na. Pwede yung ship solved kahit saan. Okay, ang paki-screenshot, yan yung answer. So, yan. So, sa ano, sa experiment 2 natin, discuss natin tong dilution, no? Okay, para hindi kayo masyadong overwhelmed, no? Okay, so let's discuss the dilution on Monday, okay? Actually, patapos na yung PowerPoint naman, no? Okay, but I think for now, overwhelmed na uli kayo, which is fine, okay lang yun. But siguro to help you further, para makapag-practice kayo, ano, pwede nyo na masagutan yung entire thing. Diba, pinasagutan ko sa inyo A to E. O ngayon, pwede na kayo dumiretso hanggang H, no? So, dugtong nyo na yung F, G, H. Okay? Tapos, sagutan natin siya on Monday. Mabilis lang kasi yung experiment. So, ayan. Okay, so yan. So, hanggang dyan na lang muna para hindi kayo ma-overwhelm masyado, no? So, any questions from the class? Alam ko, ang dami ko sinabi, no? But the good thing with our class is meron tayong recordings, no? So, pwede nyo balikan yung lesson. And then, again, huwag kayo mag-hesitate magtanong, no? Okay lang yun. No judgment, no? Lecture man yan or lab, tanong nyo lang. Okay. Kasi may sagot naman ako sa mga questions niyo. Okay? Any questions, clarification? Again, on Monday, experiment muna tayo kasi wala pa silang announcement kung may pasok ba o wala. Okay. So, yun. So, let's stick to the status quo na lang. Okay? So, yun lang. Sige, so okay na yun. I won't hold you for long. 6 minutes na rin before the next class. So, yun. So, see you again on Monday. And I hope na may na-absorb kayo kahit pa paano. Alam ko, overwhelming siya. No? Pero, yun. Let me know lang if may gusto kayo ipa-clarify pa. Okay? So, see you Monday. Bye-bye. Ingat pa always. Upload ko to sa YouTube. So, bye-bye.